Okay. O hinapot ko siya, sisay na politiko tabi ang gauyag sa Suweco pangaranan mo. Mm. Kunday mo mapapangaranan, tibaad iba ang gauyag sa Suweco. Tibaad mga immoral na tao. So, what's wrong with that? Yan so pigtaram mo tabi, sir. Yan tabi ang eksaktong tinaram ko. Ngunyan, kadakol ng mga reaksyon. Takong igwata ganing politiko na gauyag sa Suweco, sabihin nyo, or kunday, ako man ang mages, tibaad tabi mga immoral na tao. What's wrong with that? Okay. Hinahanap ko lang so ano mo eh, so so eksaktong comment mo. Hala, tata. So, yun tabi, kunday nyo makuha, some politicians once brown out, once brown out until Suweco give in to their demand. Extortion once company, di ko masabutan tong English na to eh. Yes, sir. Extortion once company 50% to give him. O hinapot ko siya, ano man ining post mo, sisay na politiko. Okay. Doon na nagpoon. Alright. So yung nakuha ko, sir, tabi sa comment mo, ang pigsasabi mo digdi, an issue, politiko ba ang gauyag sa Suweco o mga immoral na empleyado? O mga immoral na empleyado. So there is this fact that they are immoral employees. Kahapot ko. No, you were not asking. Nah. Ang yahapot mo tabi kung sisay ang gauyag sa Suweco. Oh, sisay ang gauyag. Ang politiko o ang mga immoral na tao. Empleyado, sir. Empleyado. O, hapot ko baga. And what's wrong with that? No, ang hapot mo nga ni tabi, sir. Politiko o immoral na tao? Pakibasa. Oh, ako nag-ibo niya? Yes, yes. Kasi kung ikaw, Ms. Rojas, how do you interpret this? Actually, I read this already. Oo. Diba, oh, empleyado. Suweco o mga immoral na empleyado. Oh. That's why I am asking na, are you sure of that? Na immoral na empleyado ng Suweco? Ang hapot ko tabi dyan, are you sure that politicians are Behind. Alright. Parehas ko na question yun eh. Pero sir, di yan yung masisimbag because it was Marlon Suplig who raised. Alright. Mr. Rojas, siguro, yeah. I think... But according to what Marlon Suplig posted, it ends with question mark. Meaning to say, he is also asking. Oh, kaapot man ako. Yes. Pero doon sa unang comment niya. Nakita niyo po ba yun yung unang comment? I already save this as well, sandali at hahanapin ko. Wala pong question mark doon. Marami tayong isyong pag-uusapan kasi once and for all we need to end this today. Sabi ko na nga ni bako tabi na mga personalidad ang kaipuan diskuteron sa programa ni Miss Lorenz. Bako tabi na mga Maria Magdalena ang sa inyang dapat na diskuteron, ang dapat ang diskuteron kung tuloy-tuloy tabi ang kuryente o bako. Okay. Ang hapot. Aha. Ah, sige. Ang hapot, sa permi niya sabi, is there sufficient power supply? Yan ang hapot ah. We have always sufficient and more reserved power supply okay, in the province of Catanduanes with the Veselco. Okay. Yan ang statement ni Ms. Lorenz. Yes. Ano tabi ang prueba ni Ms. Lorenz? Can you show proof? Yeah, we have pruebahan niyo tabi yan. We will give you the data. Ano no, ngunyan tabi? Okay. Oh, ngunyan tabi, tawan ano mo ako ng prueba. Ano ba ang basehan mo? Ano ang basehan mo? Ikaw, yan sabi ako, ano ang Because basehan mo? Because I have the monitoring. Hain, tabi. And, yeah, I have the data. Hain, tabi. Oh. Diba? Okay. And of course, gusto ko lang linawin Wait. Kasi sige. Sinabi mo that Magdalena tinatopic ko. Alam mo ba kung ano pinaka whole story ng topic ko? Because para na bakit nadawit si Maria Magdalena? Because you are speaking like immorality. Tapos na tabi yun, di ba? No. Ang pinapaliwanag ko. Pinapaliwanag ko sa'yo. Okay, okay. Duman kita sa challenge ni PBM Tanael na piga sasabi, you are claiming that we have from your end as supplier, we have sufficient supply of power. Ano tabi? Ang sasayin mo, luwas ang tabi ang dokumento mo. Ini? Akong dokumento? Oh, alam mo, ang pigahanap mo, dokumento, we have to prepare that. Oh. Of course, the management will prepare that. May mga data kami. You are the spokesperson and you know to have that. Kunday ka, ako ang matausayin mo ng data. Okay?
Ano ba yan? Ani tabi? Sige daw tabi. Ning daily power supply demand outlook. Okay. Kailan pa po ba yan? Ay, ito tabi, di ako nakakuha ni Ngunya na si Mana. Ayan sana. Pero tabi, day man gabag-o, ta sige man baga ang brown out ta, tabi. But we are not the, hindi po kami ang dahilan. We are not the cause. Di nga ni, ang kapatayam ini. Ini ho! Katan Duanes Power Plant, we already monitored even the management have this. Ani hapot ko sa imo tabi. Pila ang sa indong generation. Sasagutin ko lang 'yan kapag hawak ko yung dokumento na. Ano problema sa inyo eh? Siguro dokumento ako. By this time Ms. Ruhas kinatay. We have a total power of 13,000 kilowatt and we have reserve power of 4,304 kilowatt. Ah, all right. Would you like to comment? And that's very correct. Ano na sabi niya? Would you like to comment? Ang komentaryo ko, pinatabi ang sa indong sulong hydro. Pila ang sa indong net capacity? We have a sulong here. Wait. Net capacity. Sulong hydropower plant 2,100 kilowatt. 2.1. Okay. Pila ang yata unindong kuryente? 2.1. No. Mali. Sa record mo, it's only 0.5. Mali ka. Oh. Bakit ako magkakamali? May record ako. May record ako ito. Ano? Alam mo, hindi yan accurate. Ay, sabi niyo hindi accurate. Di challenge one physical ko. No. Alam mo, kailan ba yan? Anong date ba yan? Ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin ngayon. Ngayon o. Ngayon araw? Ngayon araw? Eh, sabi mo hindi mo alam kung ano ang petsa niyan. 29 nga eh. Ano ka ba? August 29. You are holding... September na ngayon. September 3 ngayon. Hapon ko. September bunangon niya nagbago ba ang supply? No. 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 Nagbago ba ang sistema ng brownout? No. Oh. Ano man ang kaibahan? Ah, bakit? Sino ba ang cause ng brownout? Makita mo ba yung natin. Power advisory? Muna kayo ni Mr. Juan, please wait. So, Sir PBM, do you incorporate the Suweco as a contributor sa brownout na nararanasan po natin? Eh, kuyang kita ng supply eh. Wow! Do you have any data? Igwa ako ng data. Oh my God! Oh, sasabihan tayo pa, Ms. Lorenza, kung no. Di ka kayo ni maniwala. Kahit ang CGM walang ganitong data, ikaw pa? Ang problema nga sa imo, dahil nakaho yung kumansano sa Suweco, di ikaw man nga ni, gahapot sa Sainda. Are yan you sure? Ibig sabihin? Bakit ako magtatanong sa kanila? Oh, may monitoring tayo. Nga ni, di ka gahapot. Even our lawyers and management are here, oh. Ang dami nila, attorney, engineer. Oh, isasabihan ta ka, Ms. Wala, Lorenza. Ibig sabihin, itong monitoring device namin, marami ang nakakakita nito sa management ng Suweco. Dahil pati ako pinadadalhan nito, lahat kami, para alam namin yung data namin araw-araw. This is very true. Ito, Ms. Lorenza, sasabihan ko sa imo na igwaning shortage. Mm-hmm. Ha? Igwatabi ng resolution number 5, uh-huh. Series of 2009. Ang Fisilco resolution authorizing the general manager to declare emergency power shortage. O kung di ka mo ni shorts, ma-declare at hindi kaini. When was that, sir? Ngunyan, 2019. Yes. 2019? So, at the northern part of Catanduan is requiring the need an additional unit from Suweco. Alam nyo tabi ini? Alam mo, sir. Ano ini? Maraming resolusyon na alam ko na naipasa na for the additional genset. Hindi mo man yung ang tinitingnan dyan kung ano ba ang causes. Alright, tapos siguro di kita dyan makakasabuti. Si PBM, he has his documents but refuted by Ms. Rojas and she alleged na igwaman siya din sa dili niya ang monitoring. We have data already. Ang problema, we have data. Di man niya presenta. Kailangan ko ba itong i-present sa... Kaipuan, Ms. Oh my God, who are you? Bakit ang galokuhan o niya sa visil ko at sa... Ang nga panindugan ta dito, tabi, tawo. Dahil mo siya na tabi, patubudon ang mga tao na iguan na dahil man. Hoy, excuse me, Mr. PBM. Dahil ko piga patubod ang tao dahil iyuan ang nakarecord din di. Ayun na nakarecord eh. Dahil ko piga patubod ang tao dahil iyuan ang nakarecord din di. Kung di naga brown out yan, matubod ang tao. Oh,
Bakit kami? All right, that's are we the causes of the power interruption? Let's. I think Suweco is not the causes. Break. It's about the line phone of the fiscal ko. Break tayo dyan. Puntahan natin yung isinumiting sulat ng Suweco. In response to the consultative meeting na ipinapod po tabi nito. You are calling it a trash. A trash talaga. Basura. Mm-hmm. Basura talaga. And you are saying kaswapon sa sesyon that that trash was prepared by no less than Ms. Rojas. Ms. Rojas. Okay. It's a trash. I'll give you again a document. Sure. Ako pala iguang dokumento si Ms. Rojas. Puro sa nas. No, I have also the document. Ang yun gani, ang document po, puro sa kikimot sana. Anong kimot? Igo ako. O yun gani. O yun itabi. Ay, a trash. Ang tisel ko nagtautabi ning sa indang action plan. All right. Mm-hmm. Although na si Ms. Lawrence ang tinawasan na siya proposed action. Ang mm-hmm. yataw ta action plan. Okay. Ang action plan ning tisel ko basal mo tabi si saya nakapirma. Tanti paraan mo. Tesorero. Oh yan. Valles. Oh. And sa yung position ninda. They are the core plan supervisor, core plan manager, and the general manager. Okay. Pisil ko? Yes. Okay. Ang napoko, ang action planning napoko, si Saitabi ang nakapirma. Napoko action plan is assigned by Ariel Bayo, OIC of the MDPP Catanduanes area, and approved by Edwin Tatel, ang OIC kan NPC. Puro technical man nin. Okay. Kaidang initabing ki Ms. Lawrence. Si say ang nakapirma. It's signed by Ms. Lawrence Rojas. No. Ano tabi ang posisyon? Spokesperson. No. Ano, pakibasa tabi. I will not read that as what you want. Yeah. Ang gusto niyo sa ang yasabi ninyo, gusto niyo pabasahon ko. Bako ayog sa nakasurat. Babasahon ko yan, ayog sa nakasurat. Spokesperson. Hindi, ang spoke to words. Spoke no. Person. That's the yes. word. Pero kung one word, ano ang basa mo niyan? One word eh. You read it as a spoke person. Oh, yun. Ikaw pera nagbasa alright. Eh. Now, Ms. Rojas, can you defend the letter that issued is very, by Suweco? Who prepared this anyway? Yeah. I prepared that and okay. Also our lawyers. Did you? All right. Finalize yan ng our lawyers. With all the knowledge. And of course, the community. With all the knowledge of the management. And they authorized me to sign that document. And who are you to question? Ako ga question sa imo. Who signed those signature? Ako ang ga question sa imo. No. Consumidor ako. Dapat ang ma-question ang management. Ay, hindi. Ako na nga ang ma-question. Sir PBM, you categorically refute the document. Sinabi ko nung ani, yes. Okay, if trash. It is for you, kung basura talaga yan, PBM, bakit nyo tinanggap ang basura? Ibig bang sabihin yan, eh, basurahan kayo? And you do not recognize Ms. Lawrence Rojas dyan sa sulat na yan? Hindi, yeah, recognize ko yun eh, pero anya sabi ko, trash. Oo. It's a trash. Pero, wala namang sinabi eh. Walang action, excuse tabi po. Yes. Walang action plan na yan sabi. Okay, ang problema ta, linya. Okay. Pero ang sabi ni Ms. Lawrence, tali niya ang problema, mag-donate da ako. Sa, it's nothing. Wala yon. Dapat, ang problema, linya, ang gapa ba kayo dyan, Suweco, dapat, ang Suweco, naghuyon sinda kung ano ang dapat na problem, na dapat solusyon. Yun ang action. Ms. Rojas, ang problema ba sa linya ng Piselco also linya? Concerned Suweco? No, it's Piselco concern. Sa only. Linya. Yeah. Sa generation lang kami. Sa supply lang kami. And okay. Not the line. So nga tataday ng action plan ang sendong surat? Actually, there is an action plan. There is a recommendation. Why should we make an action plan? Eh, ang supply namin sa kuryente ay sapat. Bakit kami? Yun ang problema. Sapat. Da eh. Diba? Oh. Ang yapatan nyo sapat, brown out. Ah, bakit? Sino ang cause ng brown out? Yun ang problema mo. Di ba ang linya, nakikita nyo sa power advisory ng Fiselco? That is ang cause is line fault. No? Dapat kasi magbabasa po kayo. A-admiton ta. Ako na naman ang aadayan mo. Ang a-admiton ta, ang Fiselco, ikaw man talaga ng problema sa linya. Yes. Pero yes. Akong gabos na problema, asa linya. Aha.
Okay. Are you sure? Oh, yun ang problema sa imo. Tandi mo yung May coordination meeting kami at alam namin ang problema ay linya. Klarado doon sa action plan ng Fiselco kung ano yung mga problema at ano yung mga materyales na dapat bilhin ng Fiselco para masolusyonan ang power interruption sa brownout. Alright, now PBM, having this document which you claim a trust, do you intend to ipadarayan sa kaitaasan kang Suweco? Well, dapat siguro makaaram ang itaas kung ano ang mga nangyayari sa panginginutan ni Miss Lorenz. They already know. Kahit yung mga video niya naka-download, nandun na yung mga comments sa Facebook, alam nila lahat, and of course, yung tungkol sa sulat na yan, alam po ng management ng Suweco. And siguro if we recall PBM during the consultative meeting you called, it was also Miss Ruhans or Miss Ruhas who was there representing the Suweco. No, you allowed her to speak for and in behalf of the company. That's a fallacy. Is it? Ang pigpaapod tatabi naman sa manager. Nag-iba si Miss Lorenz. Siya na ang bida. Of course, because I am the spokesperson of Soweco Katanduan. Why did you not, during that time, why did you not contest the representation of Ms. Rojas? Sir. Yes. Ikaw ang chairman. Ang gabos na nagpunta naman, imbitado mo. Iko-contest mo ba? Hindi, kasi kung sasabihin mo na parang ang sasabihin nito irrelevant, we need to be with the manager, we need to be with the bosses, why we have this person? Dapat naman, po respeto, pinapirma niya sa manager. Hmm. Respeto ba ka? Kasi naman. Ayaw ba ka kainin? Very intelligent and very professional. Napukor. Fiselco. Lahat nakapirma. Si Miss Lawrence, ba siya na lang ang pinakang maulag sa Suweco? Tapos siya lang ang yasuluhan niya? No. Dapat, and then Miss Ross, do you have the full confidence, the full trust of the Suweco? Yes. Hain ang authority ni Miss Lawrence na siya ang mag-submit. Yes, because ang communication po namin lahat, bago yan, isubmit na sa kahit na saang ahensya o kahit na saang opisina, ang nagpo-finalize po niyan ang legal department. And of course, the legal department and the management, yun ang nagbibigay ng authority na pumirma ako, pumirma si Sir Floro. So ibig sabihin na when Suweco appointed you as its spokesperson, you are clothed with authority. Yeah, they authorized me to sign. Well, and who are you to question that signature? Yun ang sabi and mo. Who are you to question that authority? Puro di ba dapat management, not you? Well, yan ang sabi niya. Kung puro yam-yam, din mangyayari ito. Alright, so ganyan siya. Okay, let's move forward. Forward ng konti. Is the Suweco bound to your order to submit action plan? Well, ang kampang ko, abogada, masakit tabi na mag-speculate. Are they bound? Ang law ang sabi. So they are bound? Iperalo. So they are bound to subscribe to whatever orders to Sangguhan will make? To inform. Kaipuhang informaran kita. Yan so, ang, this letter, is this not an information? Is this not a pool or a school of information? No, wala namang informasyon dumi. Kundi sabihon na sufficient ang supply nila na sasabihon na ang problema, Fiselco. Yan lang naman ang information that, na makukuha mo dun. That is the reality. That is the truth. Kaya nga ni, truth. Dahil man nga ni, ning facts. Way back for how many years pinag-usapan na namin with the Fiselco. So, you know, tabi PBM, but for the record, again, may I ask, is it required for the Suweco to subscribe to your order, to submit the action plan? Required tabi. Required. So it's a requirement. Requirement because through that, maaalamanin mga tao kung ano ang sa indang yagibo. Because I have been speaking with several lawyers which say that they are not bound to succumb or to subscribe to your orders. Well, lawyer. Correct. Sabi mo lawyer eh. Anya lawyers, in fact. Anya sabi ko man, lay. Yeah. Na sa iperalo, obligado sinda, in the spirit of transparency, okay, in the spirit of information, all must know what are kung ano ang yagibo nila.
Okay, Ms. Rojas. But I already informed the public. Before that consultative meeting, PBM, sa radio ko, baka hindi po kayo nakikinig, ini-inform ko po parati ang publiko patungkol po dyan. Alright, balikan natin sa naging privilege speech sir, kasahapon ano, ni Sir PBM. Sinabi mo kasahapon na padagos kang piglalash ni Ms. Rojas. And bako lang ikaw as the consumer, bako lang ikaw as the member of the board or the member of the sanggunian, bako lang ikaw as the chairman on energy, pero the entire sanggunian panalawigan. Iyo baga. The entire sanggunian. Can you expound this, sir? Ano yung mga... Yeah, challenge niya na baga nga ni... Panlalait na ginibo o sinabi ni Ms. Rojas na nagtataon or that malign had the August body of the sanggunian panlalawigan. Yeah, lait na baga ni Ms. Lawrence na ang sanggunian panlalawigan, kung gusto nyo, kamo ang mag-order sa fisel ko. Do you remember saying that, sir? I strongly deny that allegation. Ano yun, Basahan ko sa'yo mo, Ms. Lawrence. Ano yung baka sabi mo? Eh, masakit. Ta dokumento na. Hindi ko nilalash sila. That we, the whole sangkunian, to adapt and spearhead. Sisay man si Ms. Lawrence na mag-order sa mo. Is that an order? Exactly. Or a recommendation? That is only a recommendation, not an order. Magkaiba po yung order tsaka recommendation. Okay, tapos... Nasabing ano pa lang natin na recommendation yan. Yung then, hindi raw ako... Wait, PBM, hindi raw ako natitinag. Para klaro lang. And at the end of this argument... Yes. Alam mo na. Manahimik na tayong lahat. Yeah. Hindi raw ako matitinag. Ano ba yun? Alin yun? Ha? Which one? Yung hindi raw ako... hindi magpapatinag kahit tinatakot ng asunto? Oo, yun daw. Alam mo, Sir Mel, gurang na ko sa sanggunian panlalawigan. Yes, I know. Kung kikilhagon kita ng mga asunto, kakasuhan ta ka... kakasuhan ako ng kung ano-ano, na ayam ko man ngani na sige ang pangkaso kada ko ito na bagang kinasuhan. And sabi ko naman, maski pa ko kasuhan nyo, kung ang yapakilaban ko ang malinas na serbisyo ng kuryente, maski pa ko isuuso sa karasil, okay na ako basta alright, malinas ang serbisyo. Okay, Ms. Rojas, would you like to comment? Sir, ang malinas po ning serbisyo, ang makapagtao lang kaan, ang only di fisel ko. Not PBM, not anybody else, kasi fisel ko talaga dapat ang magsolusyon kaan. Yun, sir, hindi po tayo. Ang fisel ko ang kailangang magbigay ng solusyon sa power interruptions. Dapat kasi sa kanilang obligasyon sa yun. Yan, ano? Diba? Denial, and for that na hindi raw ako, sir, sabi mo hindi ako magpapatinag kahit na ano ba yon, tinatakot na ako ng asunto. Sir, hindi po ako natatakot kasi sa asunto. Why? Kamatayan nga, hindi ko kinakatakutan, asunto pa. Isa lang, sir, ang kinakatakutan ko. Ang Diyos. Kasi siya lang ang aking kalakasan, walang iba. Alright. So, alright. Data ka mo tabi ibubutsan na hanggang day kita gamit on any level, na kalmadong level. Yeah. How do you guys would like to end this? Aram mo, Mel, ano? Yahapot ako kung ano na ang lagi ni buko. Ako nga, tabi. Yes, okay. Go ahead po. Yahapot ako kung ano na tabi ang lagi ni buko sa kuryente elektrisidad. Aram tabi nindo, bago ako magpuun dyan, 1995 ba, permi ko nang yatulig sa ang fisel ko. Pinapunta ng permi ang CPGI. Yes. Ang CPGI, kaya tabi, nahari yan dahil sarup man kita sa instrumento na nagbulgar kung ano ang mga dapat gibuhon. Tinuwangan ako ni Bong Tebes, tapos nagkusog ang buot ko. So nahari ang CPGI, nagsalida ang Suweco dahil sa patubod na renewable energy. Doon tabi ako suportado sa renewable energy. Okay. Ngunyan, sagkod ngunyan, ang pagrespeto ko sa Suweco adyan dahil ako gatubod sa renewable energy. Yes. Pero kung ini sasalaulaon na pagtubod kong ini nin mga asa ibaba, ilalaban ko tabi yan. Do you intend to call the attention of the administration kan Suweco? Well, minsan
nga ilistoryahan man kami, pero kung kinakaipuhan, siyempre ang dokumento ipo-forward na naman. Yes, yes. Kaya dahil, and kaya, Ms. Rojas, kasi parang, I think the PBM is insinuating that you do your thing hindi sa baba, on your own. Is that, is that true? Alam mo, Mr. Makisig, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Mm-hmm. Kung ano ang utos ng management, yes, naturalmente, yun ang susundin ko. Because sa kanila ako nagtatrabaho eh. Hindi kaninuman. Can you make this clear that before you out any correspondence or document for or about anything, na-forward na si Taas bago yes, na sir sa baba. Makisig. Yes. Okay. Actually, ang document sa kanila yan galing. Okay. Can I remind? Sure. Ibig sabihin, kung laiton ni Miss Lawrence si Tanael, aram sa itaas. Kung laiton ni Miss Lawrence ang ibang konsumidores, dahi ko nasasabi yun ang pangaran, aram sa itaas. Miss Rojas. Kung ang official ko lait-laiton ni Miss Lawrence na supposedly sinda ang gahistoryahan partner na dapat na ipagpadoonan at di man ako ga kampi sa official ko. Instead baga na mag-usap sila, duduunan na kamuan igong kasalan. Aw si Sainan igong kasalan. So aram ba yan sa itaas? Yun. I will deny that allegation. Hindi ko po sila nilalait. Oy. Which one? Which allegation? Aha. Iyan ang dapat nilang ilabas. Kung anong allegation, kung anong klaseng allegation ang ginawa kong panglalait sa kanila. Alright, Ms. Rojas, again, we asked you kung ang gabus mong performance ng trabaho as spokesperson digdi sa katanduanes coordinated and approved. Yeah. And I always defend Suweco. Yeah. Being a spokesperson. Ako. Alright. So ibig sabihin na, sir, gabos na mga surat na iapalawas ni Ms. Rojas, gabos na mga tataramo na iapalawas niya sa radyo are all coordinated and approved. Ay, indala. Do you accept that? Sa indaan, di ko man naaram tabi. Okay. Pero maaraman tayan kung baga totoo. Oo. Dahil Kasi kung hindi mo tatanggapin, hindi mo nga tatanggapin. Dahil mo pagkakanigoon ano man na tataramunin na Suweco through Ms. Rojas. Because well, you do well, not... Yeah. Ako kuman eh, ang sasayang tatayamon, kundi kung alam ni management o dahil, yung hapot mo, yes, kung alam, dahil ko alam. She said yes. O, di you. Alright. Oh, at least, dyan, ano kita, agad and kita. And lahat pong mga communication. But, subject to verification. You say? Well, ako, ang punto ko naman, daing brown out, daing ng mga verification. Daing brown out, makayo na servisyo, finish, pass your paper kita dyan. Alam mo, yun ang bottom line ng gabustang hururon, gabustang iriway, digdi sa katanduanes, ang brown out. Correct. Now, we have Suweco who, I think, is consistent also to claim na we have sufficient supply. No, pero dahil man yung dokumento niya, sabit. Why is not the Fiselco contesting ining claim kanta Suweco that they have sufficient supply? Ang arin tabi? Natatada ipigakontestar kan Fiselco ang claim ning Suweco na sufficient is hindi supply ning kuryente. Ayan ang day ko alam. Because even the manager knows this. Day ko alam. Pero sa dokumento niya submit ninda, inibagang resolusyon na pigpapaluwas ng dandoa, gasambit na kulang talaga. Kasi every now and then, always and always, poon pa kang nagigilumduman ko, padagos ang pagtaram ng Suweco na sapat ang supply namin ng kuryente. Kapag... Ngayon, kung hindi totoo, bakit hindi lumabas ang bisel ko? Hindi totoo yung mga sinasabi ng Suweco. Ay, bahala ang Suweco magsabi. Oh. Kung so ibig sabihin, their silence concur. No. Is it not? Their silence concur day, man, the claims. Bako man na silensyo sinda. Ang ibaga, nagpaluwas ng resolusyon. No? Mm. A resolution earnestly requesting the National Power Corporation to deliver and install gensets. Ay kung sufficient, ma-request sila kayo eh. Siguro yung moment na yan, if I remember, yung may nangyaring sunog, yung sinasabi mong nagputok. Resolution, ito, 107. Resolution earnestly requesting the NAPUCOR to replace their old deleted generator. Ay kung sufficient, ma-request sila kaini sa NAPUCOR. Ini naman, resolution authorizing the general manager to declare emergency power shortage. So, kalininaw na yan.
PBM, that is only your interpretation. Dapat ipa-explain mo yan sa FISEL ko. Hindi ko kami niya interpret, yabasa ko. No, that is only... Power shortage mo kanya sabi ng FISEL ko. Ipa-explain mo sa FISEL ko. Ay, hindi naman. Isus mo na. Ah, kung bakit sila may resolution na ganyan. Nag-resolution niya. Alam ba? Alam mo ba kung bakit? Hindi. Ah, sabi ko na nga. Would you tell us? Pwede mong sabihin sa amin. Kasi yung additional gen set na mga sinasabi, di ba nandun ka, PBM, na sabi nga ni Congressman Hector Sanchez, nagsimula yan doon. Kay Congressman Hector Sanchez na nasabi niya, nagsulat siya sa Suweco, nag-request siya na ang Suweco mag-additional na ng gen set. Alam niyo ba kung bakit? Because nga, yung Daihatsu malapit nang mag-expired. Okay. Magkakaroon tayo ng power deficit. Pag nag-expired yung Daihatsu 3.6. PBM, you have to clear that from PISEL ko. Hindi naman tayo nandito, PBM, para mag-away. We are here. This is only an argument. Yeah. Argument ito ng anong pwedeng itawag sa amin. Tamang argumento lang ito, PBM. No, intelligent argument ini. Pero habo ko man, na so intelligence ta, ire-reporting, hausyaw. Ako ikwa kong dokumento, gasabi, na general manager to declare emergency power shortage address sa Suweco and then matayam ka mo dahil ka mong deng shortage. Talukuan ba ka? PBM, oo, binabasa mo, pero nasabutan mo ba? Ano naman? Kukustunan mo pa kasabot no, ko. No, PBM. You have to ask yourself kung bakit kasi may... Ms. Rojas, if you know kung paano nagibo ang mga resolution na ini, please share. May resolution nga yan. So, sino ba ang gumawa ng resolution? Diba, Board of Directors of the FISELCO? Doon siya magtanong kung bakit. Kasi hindi lang na title lang yan. Mga kalakip yan na resolution. Basahin niyo po doon kung bakit. Ang resolution, wala nang kalakip na resolution. No, ang that is not, hindi naman kalakip na resolution. Siyempre, may mga whereases doon kung bakit. Yes. Okay. Diba? Ganun yung PBM. Pero sa title sana, masasabutan mo na kung igwa o daing krisis. PBM, wag po kayong mag-base sa title. Yan ang kasi dapat yung pinaka-reason yung kukunin ninyo. Yan ang day nakitakaan magaka-tupo. Dahil ang resolusyon sana, sa title sana, dapat kumpleto na. Mas hindi mo nabasa. Alright, so siguro, baging... Ibig sabihin ko ba yan kapag ni-request ng FISEL ko na magdagdag ng additional genset at ilipat ang ibang genset, may kakulangan? No, dahil ang problema po, yung linya na hindi kaya yung load namin. Okay. Bakit? That is true. Ga-deklara na nga ni... PBM, ikaw ba ay laging nasa FISEL ko? Ako ay laging nandoon. May meeting din kami monthly. May coordination meeting kami. That's why I know. Bakit naman laging nandun ka? Tinitira mo pa rin yung pisil ko. Di dapat alam mo na ang rason. Di mo natitirahin. I will deny that allegation. Bakit? Ang pagsabi ba na pisil ko, kailangan nyo nang i-rehabilitate. Ito yung dapat yung bilhin. Ano yun? Dapat duman pa sa pisil ko, sinabi mo na. Matagal ko nang sinasabi yan. Panahon pa ni Alex ang home. Ibo-broadcast mo pa, di mas lalong makakaproblema. Alright, okay. Alright, so at this point, ako naman. Okay, I appreciate the time you spent with me this morning. Pero at this point, sir, please give your parting words. Well, ang sa ako naman... Kung ang problema ni Ms. Lawrence Suweco, ang diskutero niya, mga programa ning Suweco, bakong si PBM Tanael. Okay. Bakong mga immoralidad, bakong mga Maria Magdalena, bako tabi na problema ning Fiselco. Kundi ang dapat, ang programa niya, Suweco ang diskutero niya. Dahil niya na pag-plugging ang ngayang ko, dahil kumang kaipuan ang plugging ning ngayang ko, mid-bid na ako uya. Ang hagad ko sana kay Ms. Lawrence kung problema nin ang programa niya manungod sa Suweco, i-diskuter niya kung ano ang gigibunin Suweco, ano ang mga programa at sa mga gigibunin Suweco,
yun lang. Pero kung mang-uunong kaning iba, igwang ma-react yan. Alright, thank you so much, sir. Ms. Rojas, your parting words, please. Thank you, Mr. Makisig, for having us here, ano, for PBM Tanael. Alam nyo po, ang ako po bilang spokesperson ng Suweco, of course, kapag din, drinag nyo po, when you drag the name of Suweco, kailangan po magpaliwanag tayo sa radio. Ano? Kailangan po mag-clarify tayo sa radio. And ang lahat ko pong programa, kung iyo pong napapakinggan, PBM Tanael, lahat po yan tungkol sa Suweco, sa Fiselco, sa National Electrification Administration, sa Energy Regulatory Commission, sa Department of Energy, sa Department of Environment and Natural Resources. Dahil lahat po yan ay nasasakupan kami. Kapag po drinag ng kahit na sino ang pangalan ng Suweco, naturalmente po ang spokesperson ay gagawin niya lamang kung ano ang trabaho niya. That is to clear, to explain, to explicate in public. Hindi po yun sa naninira ako. Alright. I'm just doing my job. Yes, okay. Alright, guys, thank you so much. Sir PBM, again, I appreciate your presence. Ms. Rojas, thank you for coming. So, siguro, ana, sa kuya lang, let's end this here. Now. Sir Mel, mas magayon na maayaman tabi in publiko ang mandate ng Suweco na daya paliwanag ni Ms. Lorenz. Ano ang mga sources ninda? Ning kuryente. Igo sinda ning apat. Kaya sinda nakalaog digdi because of renewable energy. Iyo tabi. Okay. Dapat ya paliwanag ni Ms. Lorenz itong so sa sulong, so sa hituma, so kapipian, so OB, kung ano na ang mga updates, updates kaini. Bako tabi na sila mga magdali na sa indang pagapadalihon dyan. Kundi, ano na tabi ining sulong hito mapila na tabi ang sa indong piga producer na kuryente uya. Ngunyan nagdagdag na kamo ni na diesel nga ta nagdagdag kamo ni diesel na ining energy renewable energy day pangaling natatapos. Yan ang ya abangan ning tawo. And sabi ko naman padagos kong susuportahan ang Suweco pag-abot sa renewable energy. Alright, siguro from my end, yan na other concerns nang yan. I think that needs a more proper venue. Bako lang sa, siguro sa radio, we need experts. We need minds na talagang makakasolusyon tabi ka yan. But anything else? Yeah. Gusto ko lang pong ipaabot sa inyo lahat, mga kaisla, ano? Na yung sinabi po ni PBM Tanael, lahat ko na po yun na ipaliwanag sa radyo. Kahit nung isang taon pa lang, ano, 2018, 2017, okay. Wala pa po nun si PBM Tanael, kaya siguro hindi niya naririnig yung aking radio program. Kung ibig sabihin mga kaisla, yung pag-upo ko po sa mikropono, yun na po ang una kong pinaliwanag. Kaya nga po nung in-invite ni PBM Tanael kami sa consultative meeting, na ipaliwanag ko yung tungkol po doon sa kapipian. Alright. Dahil matagal ko na pong naipaliwanag yun sa radio. Thank you. Okay, thank you so much. And we are done. Si PBM Edwin Tanael.